chicken raiser ka ba? At problema mo ang mga itlog na hindi napipisa, lalo na kapag panahon ng tag-ulan? Kung oo, para sa iyo ang video ng ito. At bago tayo magsimula, intro muna tayo. Ayun, good evening mga kanegro. So ayan, gagawa po tayo ngayon ng DIY incubator, ano, mga idol. So gamit ng unang-una mga idol, ang gagawin natin is balutan natin ng packing tape itong styro box para nang sa ganun mas matibay yung ating incubator mga idol. So ayun mga kanegro, nabalutan natin ng packing tape yung ating styro box. Ang next na gagawin natin dito mga kanegro ay ilalagay na po natin yung wirings ng ating incubator. So tara mga idol. So ayan mga kanegro, unang-una sa lahat, syempre yung receptacle natin, nalagyan na natin ng wire mga idol. So clean lang natin to. Ayan. Tsaka natin babalatan yung dulo mga idol. So ayan mga kanegro, tsaka natin ito i-screw dito sa receptacle. Okay, so ayan mga idol, connected na yung wire natin dito sa receptacle. Ngayon, eto mga idol, eto ilalagay na natin sa styro box natin, no? Papaikutan lang natin to ng glue, no? Para naidikit natin yan sa box natin. Alright, yun, idikit na natin mga idol. Paligiran pa natin ng glue mga idol. So ayan mga idol, dikit na ngayon yung receptacle natin dito mga kanegro. Ngayon naman, para mas matibay, siyempre ilalagay pa rin natin yung screen niya mga idol. Sunod nating idikit mga kanegro yung wire. So ayan mga idol, naayos na natin yung wire sa loob. Ang sunod natin gagawin dito, yung takip niya mga idol, hahatiin natin to ng dalawa. At ayun nga mga kanegro, tapos na nga nating hinati yung takit mga idol. So dito sa isa ngayon, dito natin ilalagay yung salamin. So ihuhulma natin yung salamin dito sa takit na to.
may mga gagamitin na tayong pang frame. So ayun mga kanegro, yung frame natin, ididikit na lang natin to sa packing tape. So ayun mga kanegro, tapos na natin nailagay yung scalamin sa kabila. Yung sa kabila naman mga idol, yung ating temperature controller. So ilalagay din natin 'to dito. Lagyan ko lang ng ano mga kanegro, glue para mas matibay siya, para hindi siya nagalaw. Tapos na nating nailagay yung thermostat natin o yung temperature controller natin. Ang sunod nating gagawin mga idol, iti-tape ulit natin to. Lagyan natin siya ng packing tape. Okay, ang sunod niyan mga kanegro ay tatakip na yan natin dito. Pero bago yon, lalagyan pa natin to ng packing tape para yung takip niya mas mag-fix siya, no? Mas mahigpit yung pagkakatakip niya mga idol. Ready na yung styro box natin mga kanegro. So ngayon, lalagyan natin siya ng bisagra para ito yung pagbubuksan natin, no? Ito yung magiging pintuan ng ating incubator mga idol. Time lapse na natin yan. Tapos na yung setup ng ating incubator box mga kanegro. So oras na para sa wirings. Yung linya ng ilaw natin dito mga kanegro, iko-connect lang natin yan dito sa kulay yellow at itim na wire ng ating thermostat. Ayan, kahit na magkabaliktad dyan mga idol, okay lang. Time lapse. So ayan mga kanegro, na-connect na natin yung thermostat natin sa ating heater. Ang sunod nyan mga idol, i-connect na rin natin yung ating 120 volts which is yung saksakan natin mga idol. So i-connect natin yan dito sa kulay pula at itim na wire. Ganun din mga idol, kahit na ano yung ikabit mo dyan sa pula at sa itim, okay lang din. Okay mga kanegro, tapos na tayo sa wirings. Sunod naman ngayon mga idol ay ilalagay natin yung tray. Ayan, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ginawa yan para hindi tayo matagalan. Nilalagay ko na yung egg tray mga kanegro para makita ko kung saan ko ipupwesto yung temperature reader.
At ayun mga kanegro, dito ko ilalagay yan sa harapan, dito sa may pinakadulo, para kahit na yung nasa pinakadulo na itlog ay marireach pa rin niya yung temperature na kailangan niya. And finally mga kanegro, ayan na po yung finished project natin, ang DIY incubator. And so mga kanegro, kung nagustuhan nyo po yung video, maaari po ba napakipress po ang like and share at maging ang follow button mga idol, para updated po kayo sa aking mga susunod pang video. Maraming salamat po and happy farming!